get his sword then. Hey, I'm sorry. I proved that. Madam, no problem. Good reminder, my friend. Yeah, after madam pay 400. Madam tell, no, driver not tell where. Hello at magandang umaga po sa ating lahat. It's another day and another vlog na naman po. At ngayon po ay nagtatawanan kami dahil ni-remind ako ng driver na maglagay daw ako ng seatbelt kasi lagi ko yan nakakalimutan. Eh nasa harapan pa ako ng upuan kasi makikita tayo agad ng mga ano dito. Pulis. Malaki kasi ang fine, 400 pagka nahuli ka na hindi nagsi-seatbelt. So ayan, nagtatawanan kami kasi nga niloloko namin si Kuya na hindi naman ako sinabihan pag halimbawa daw eh mahuli kami. So ayan. At ngayon makikita na naman natin yung mga never ending na building dito sa Dubai. Karaniwan talaga ganito talaga yung mga makikita natin sa mga daan, mga nagtataasang building. Walang katapusan talaga. So ayun na nga, pupunta lang kami dito sa Al Ghurair Mall at meron lang kasi kami ditong titingnan at ayan, dito na po tayo. At nandito na nga kami sa loob ng Al Ghurair at meron nga lang kami titingnan dito kung magkano yung price ng relo. So sandali lang talaga kami dito at ngayon eto na nga, nandito na naman. Nandito na naman kami sa loob ng sasakyan at ngayon ay papunta na kami ng Waterfront Fish Market. So guys, bali kasi holiday kasi dito ngayon sa Dubai. Alam nyo naman dito sa Dubai pagka holiday, mayaman sila sa holiday. Minsan aabot ng 5 araw ang holiday dito kasama na yung Saturday at Sunday. Dinediretso nila talaga yan. Kaya napakasarap din dito mag-trabaho kasi mayaman talaga sa mga holiday. Tapos pagka holiday naman, ita-timing naman nila yung mga bilihin sa mga mall, naka-promo, ganyan. Kaya yung mga tao dito talaga naman. Napupunta lahat sa mall ang mga budget. Kasi talagang maaaliw ka talaga sa mga presyo. At ayan, dito na nga tayo sa Waterfront Market. Dito yung mga bilihan ng mga murang fish, vegetables, at saka fruit. Malawak kasi itong bilihan na ito. Karamihan ng mga supermarket na maliliit dito sa Dubai, dito nila inaangkat yung mga panunda nila. At ngayon, nandito na nga tayo sa loob ng supermarket at makikita natin may mga letra sa taas na nakalagay. Pero yung ano nila, yung mga pangalan ng may mga pwesto dito ay naka-alphabet po. Ganun po ka-organize po yung ano dito, yung palengke. At saka po naka-aircon din po yung palengke nila rito, 'di ba? Mayaman. So ayan guys, ang maganda dito, puro sariwa ang mabibili mo talaga at murang-mura pa kasi pwede mo talaga siyang tawaran ng ano, sagad-sagaran. Kaya ganun na yung ginawa namin. So, nagpunta kami dito kasi nga, meron kasi ditong restaurant na Paluto yung pangalan. Ngayon, pagpupunta ka sa restaurant na yun, kailangan mong bumili muna dito kung ano yung gusto mong uulamin or kung ano yung ipapaluto mo kasi sila na ang magluluto kung anong putahe yung gusto mong kainin. So, kami, ang gusto namin kasing kainin mamaya ay calamaris at saka sweet and sour fish at sinigang na hipon at saka yung ano pa ba yun, yung hipon na may Cajun, ewan ko, basta yun na yun. So hayun, yung ipapaluto namin kaya yun yung aming pinamili dito. So habang inaantay namin kasi kailangan palinisan muna natin, so nagpunta kami dito sa may aquarium at dito muna kami nanood sa mga isdang maliliit. Ang gaganda nila, ang cute nila.
So habang nandito kami nanonood ng mga isda na to, ay nainganyo kaming bumili, lalo na itong aking pamangkin. Nagpapabili siya. So itong maliliit, nagkakahalaga siya ng 5 dirhams. At yung namang mga malalaki ay nagkakahalaga ng mga 10 dirhams. Ayan. So ayan yung napili niya, kaya inaantay namin yung kanyang isda. At ayan na nga si pamangkin, oh, excited na yan. At pagkatapos, eto, nagpakarga na naman siya kasi nga nagwawala yan kanina. Kaya umiiyak na naman siya, nagpapabili ng laruan. Mga bata na naman, no? At eto na nga, dumiretso na nga kami dito sa Paloto Restaurant. At pagkatapos, ay pipila kayo dito sa labas bago kayo pumasok sa loob. Pagdating nyo doon sa, ano, sa may labasan, papakilo nyo muna yung mga napalinisan yung pinamili na ipapaluto. At pagkatapos ay dadalhin na lang staff dito na sa restaurant sa loob para iluto. At ito na nga yung mga pinaluto namin, calamares, at sligang na hipon, at saka yung shrimp na, ano ba tong tawag dito, yung may cajun. Yan na naman tayo. Bali na huli lang yung sweet and sour fish namin. Medyo natagalan kami doon sa pag-iintay. Kaya ayan, kumain na rin kami kasi medyo gutom na rin kami ng masyado. At ito, sa dami ba naman ng mga pinaluto namin, no? Maubos namin kaya. Grabe. Sobrang ano, dami pala ng mga pinamili namin. Kasi isang kilong shrimp. At pagkatapos, ito na nga, kain na tayo, guys. Ang sarap ng hipon. At ito na nga, dumating na nga itong sweet and sour na pinaluto namin. So, ayan, naragdagan na naman yung ulam namin. Kasi nang dami talaga. Parang isang linggo namin itong kakainin. At pagkatapos, ito na nga, umuwi kami. Ayan o, hindi nga namin naubos yung mga pinaluto namin. Kaya, tinake out na lang namin para hindi na kami magluluto ng tatlong araw. At andito na nga kami sa labas ng Paluto. Masarap sana dito sa labas pumuesto pagkakain ka kasi harap niya dagat. At saka maganda dito yung hangin. Sana kung hindi siya summer. Pero sa panahon ngayon, tag-init dito sa Dubai. Kaya doon kami sa loob kumain. Siguro perfect yung pagkain mo dito sa labas pagkahalimbawa ay taglamig dito sa Dubai. At ayan na po ang, ito na po yung harap niya dito sa labas ng building. So, pwede kayo ditong magmuni-muni. At ayan, may nakita akong bangka na punong-puno ng isda. Ayan, hindi ko lang maipakita pero natatanaw ko rito ang daming isda ng bangka na yan at nagbababa sila ng isda. So, ayan, marami na ang nakatambay dito kahit medyo mainit. Ayan. Bali palabas na kami dito sa building na ito, parang dumaan lang kami dito sa gilid sa May Creek para mag-picture-picture, ganyan. Syempre hindi na naaalis yan sa atin, picture-picture, yan. Ang lalaki ng mga isda nga pala, yung mga nandyan sa loob ng bangka. As in, ang dami talagang isda na nakakarga dyan sa bangka na yan. Mas marami pa kaysa sa tao. Parang 5 tao lang kasi yung mga nakikita ko na nagbababa ng isda. At ayun na nga, medyo gumagabi na rin at kailangan na nating umuwi. So, hanggang dito na lamang, guys, and thank you for watching. Bye-bye! Ingat kayo palagi!